Jesús Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapit na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion." Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar na mga haing susunugin ayon sa itinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatirapa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa sila naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang umalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hentil. Ipinasiya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ang lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayong dating araw, taon-taon at ipagdiwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin
magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala, at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Ko'y pakikinggan nang kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang galit na Jesus ang ipinakita sa atin ni San Lucas sa ating Ebanghelyo. Galit si Jesus dahil pagpasok niya sa templo, nakita niya maraming nagtitinda dito. Kaya pinagtabuyan niya ang lahat ng mga nagtitinda. Pinaalalahanan sila ni Jesus at ang sabi niya sa kanila na nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Bahay dalanginan. Alam niyo po, noong panahon ni Jesus, maraming nagtitinda sa templo. At ang tinitinda nila ay yung mga alay, mga pang-alay, hayop,
ang mga pang-alay noon. Kasi yung dugo ang gagamitin na pang-alay. Kalapate, baka, yun yung mga ginagamit nilang pang-alay. Kaya sa templo maraming nagtitinda. Ginawa nila itong palengke. Sabi nga ni Jesus, ginawa itong pugad ng magnanakaw. Galit si Jesus dahil sa halip na bahay dalanginan, ginawa itong pugad ng magnanakaw. Unawain muna natin, bago si Jesus, unawain natin kung ano ba ang isang templo. Para maunawaan natin kung ano ba yung kinagagalit ni Jesus, kung bakit siya nagagalit, unawain natin kung ano ba ang isang templo. Magandang paalala rin po ito sa ating lahat kung paano natin gagamitin ang templo. Una, ayon kay Jesus, ito ay bahay dalanginan. Kung kaya't nararapat lang na ito ay lugar ng mga nagdadasal, dumadalangin. Kaya hindi ito tulugan, hindi ito tagpuan. Ito ay bahay dalanginan. Oy, hindi po ako nagsabi niyan, ha? Si Jesus, inuulit ko lang, hinihimay ko lang para maunawaan nating lahat. Malinaw, ito'y bahay dalanginan. Hindi pampalipas oras at higit sa lahat, hindi po ito palengke. Kung kaya't anumang ginagawa sa templo na hindi tungkol sa pagdadasal, na hindi tungkol sa pananalangin, ginagamit ang templo sa maling pamamaraan. Kapag ginagamit ang templo, hindi tungkol sa pananalangin, ginagamit ito sa maling pamamaraan. Pangalawa, kung ang templo ay bahay dalanginan, ibig sabihin, naririto ang presensya ng Diyos. Maganda ding paalala na ang simbahan ay lugar kung saan nakakatagpo ang Diyos. Totoo, kahit saan pwede tayong magdasal, kahit saan kapiling natin ang Diyos, pero ang templo o ang simbahan ay isang lugar ng Diyos. Ang templo o simbahan ay lugar ng Diyos. Maring alam natin lahat ito. Kaya nga, ang daming dumadayo dito sa Quiapo Church, lalo na pag Biyernes at Linggo, galing pa sa malalayong lugar, kasi alam nila na dito nila matatagpuan ang Diyos. Dito nila mararanasan ang Diyos. Kung kaya't nararapat lang na ang simbahan o ang templo ginagamit ng may paggalang. Paggalang. Dahil nandito ang presensya ng Diyos, gamitin natin ng may paggalang. Kaya nga kung pupunta tayo ng simbahan, ayusin naman natin ang ating kasuotan. Hindi naman namin sinasabi na kailangan magarbo. Pero bilang pagpapakita ng respeto, magsuot tayo ng naaayon. Hindi sa kung anong gusto natin, kung ano ang naaayon sa Diyos. Hindi tayo nagde-demand o dapat ganito. Pero kung paano mo ihaharap ang sarili mo sa Diyos, kasama yon sa paggalang at respeto. Pangatlo, dahil ang templo ay bahay dalanginan na kung saan matatagpuan ang presensya ng Diyos, dito rin nakakatagpo ng katotohanan. Mula sa salita ng Diyos,
sa mga pangaral hanggang sa turo ng ating simbahan, pati na yung mga pansarili nating karanasan, lahat ito sa simbahan natin nakakatagpo. Marami akong nakakwentuhan itong mga nakalipas na linggo kung bakit ba sila balik ng balik sa Quiapo Church. Ang sinasabi, Father, hindi ko mapaliwanag eh. Doon ko naranasan ang Diyos. Hindi ko mapaliwanag kung bakit nung pumunta ako doon, iba yung pakiramdam ko. Lahat yan, parte ng katotohanan. Dahil ang Diyos, nandito. Ang katotohanan, nandito. Dahil nandito, naririnig ang salita at mga aral ng ating Poong Jesus Nazareno. Huwag ka nang maghanap ng ibang lugar. Kung naghahanap ka ng katotohanan, pumunta sa simbahan, hindi pumunta sa baraha o sa mga nanguhula o sa mga tumitingin at nagbabasa ng palad, dahil walang katotohanan ka diyang mapapala. Sa simbahan lang maririnig at makukuha ang katotohanan, dahil nandito ang salita ng Diyos. Ito po ang simbahan. Ito ang templo. Kaya't magandang malaman natin kung paano dapat ito ginagamit. Kung paano dapat ito tinatrato. Talaga naman, hindi nakakatuwa kapag ang isang bagay ay ginagamit ng hindi tama at naayon. Parang yung plato. Alam niyo po ba yung plato? Di ba? Ano bang gamit ng plato? Di ba? Para pagkain, no? Gagamitin mo to para kainan. Pero yung iba, ginagamit ito pan-display. O kaya itinatago. Bakit? Kasi para lang pag may bisita. Yung plastic na plato, yun ang ginagamit. Kasi dapat espesyal sa bisita. Parang may mali. Dapat espesyal muna sa sarili. Espesyal din ang trato dapat sa sarili, hindi lang sa ibang tao. O, katulad na lang ng tao, yung asawa, kaibigan, kakilala, o kahit na anak. Hindi ba ang tao hindi tinatratong material? Pero bakit yung iba, ang tao ginagamit, inaabuso, pero ang material minamahal? Baliktad, no? Yung tao ginagamit, yung material minamahal. Kaya pag nawala ang cellphone, galit na galit. At pag natagpuan ang cellphone, hinahalikan. Pero kapag nawala ang anak, nawala ang asawa, gabi na umuwi, hindi hinahanap. Parang may mali sa paggamit. Mga kapatid, isang paunyaya sa atin na dapat unawain ang isang bagay para malaman nito kung paano gagamitin at tratartuhin. Sadyang kailangan po nating alamin at unawain ang isang bagay para ito ay mapakinabangan ayon sa tamang gamit. Dahil kung hindi, maaring maabuso, maaring masira, maaring mapabayaan at makagawa ng masama nang dahil sa hindi alam na tunay na gamit. Tulad ng paalala ni Jesus, ang templo ay bahay dalanginan. At higit sa lahat, hindi ito lugar ng kalakalan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manatili tayong nananalangin sa Ama
ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Kaya't ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika naway akayin ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang manatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan, ating idalangin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa, ang aming mga kamay, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap
at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Matay upang kami ay mabuhay. Buong Jesus na sereno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samu ko
dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Buong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samukot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin ang mangipagdasal ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito.
Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat.